Hey, what's up mga meme? Ito ang YouTube channel ng mga taong mahilig gumawa ng mga pampaswerte, mahilig magpabuenas at talaga namang positibong positibo. O, mabuhay! Seryos eh! O, kumusta po kayo ha mga meme? Ngayon po mga meme, officially pumasok na po ang buwan ng Mayo. At ano pong ibig sabihin ha mga meme kapag ka Mayo na? E di ibig sabihin po ay panahon na po ng tag-ulan. Opo ha mga meme, kaya kayo po ingat-ingat ha mga meme kasi ang masalamuhan naman po ngayon ay yung mga sakit-sakit naman po na dinudulot naman po ng ulan. Pero alam niyo po ba ha mga meme, ng mga tubig ulan din po ha mga meme, lalong-lalo na po yung unang ulan ha mga meme sa buwan ng Mayo. Nako, napakainam po niyan ha mga meme na gamitin na pampaswerte. Opo ha mga meme, kasi alam nyo po ba mga meme na yan pong mga tubig ulan na yan ay isa rin pong napaka-powerful na sangkap ha mga meme na makapagpataboy ng lahat ng mga negativities. At yan po napakainam din po ha mga meme na makapaghikayat naman ng lahat ng mga kapositibuhan at kaswertehan sa buhay. Opo ha mga meme, kaya kung hindi nyo pa po naabatan ha mga meme ang paggamit po ng tubig ulan, pwes, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Ang tubig ulan na may kaugnayan sa ating mga kaswertihan. Kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano po ang gamit ng mga tubig ulan na ito at kung paano natin gagamitin na pampaswerte ha mga meme sa ating pang-araw-araw na buhay ay panoon nyo lamang po ang video kong ito. Pero kung may mga bago pa lamang po dito sa channel ko ha mga meme, katulad kong like ko sinasabi sa inyo, kung magustuhan nyo lamang naman po ang mga videos ko, kayo po'y huwag nang mahihiya. Kayo po'y mag-subscribe at click po ang aking notification bell para lagi po kayong updated kapag may mga bago na tayong uploads. Kasi dito, tsak, suswertin kayo at dito, suswertin ka na, tatawa ka pa. O, diba? San ka pa? O, siya, go mga meme! Are you crazy? Are you out of your mind? So ayun na nga po ha mga meme, ngayon nga po ay buwan na po ng Mayo ha mga meme. So anong ibig sabihin kapag ka po Mayo na, ibig sabihin may pumasok na po ha mga meme ang panahon ng tag-ulan. Pero alam nyo po ba ha mga meme na meron po tayong mga sinasabing mga matatandang mga paniniwala ha mga meme. Kapag kagantong pumapasok na buwan ng Mayo, meron pong mga inaabatan ng ating mga ninuno ha mga meme kapag ganyang panahon na. Yung po sinasabing phenomenon baga ng unang pagpatak ng ulan ha mga meme tuwing buwan ng Mayo. O yung sinasabi ng ating mga matatandang mga inuno na Agua de Mayo. Opo ha mga meme, narinig nyo na po ba yan? Yung Agua de Mayo. Kasi alam nyo po ba mga meme na may paniniwala po ha mga meme ang ating mga ninuno na kapag ka po daw yan, yung mga Agua de Mayo na yan ay dumating na. Nako, napakainam po yan ha mga meme na kayo po'y makaatik ha po ng mga tubig ulan. Na yun nga po yung unang buhos ng ulan ha mga meme sa buwan ng Mayo. Kasi yan po yung napakainam ha mga meme na gamit. Na yung kumbagay pwede po natin yan gamitin ng mga panglunas ha mga meme sa kung ano-anong mga sakit-sakit. Ha, kung ano-anong mga sakit sa balat ha mga meme. Tapos kung kayo bawa may mga sakit-sakit na nararamdaman dyan sa katawan ninyo. Nako, napakainam po ha mga meme kung kayo po ay makakapaligo po sa unang ulan po ng Mayo. Opo ha mga meme, talaga nang pong mapapalis at mawawala ang mga nararamdaman nyo dyan ha mga meme sa mga kasukasuan po ninyo. Inay, ito ba yun? Opo ha mga meme, kasi talaga yun po yung matandang paniniwala na yan ha mga meme. Sinasabi nga po na matatanda natin mga ninuno, katulad po ng lola ko ha mga meme. Natatanda po nga po yung lola ko, sinasabi sa amin ha mga meme. Sa mga magpipinsan baga sa amin po, mga bata ha mga meme, sinasabi sa amin yun. Hoy, kayo nga mga bata kayo, maligo nga kayo sa ulan para matanggal yung mga galis-galis ninyo, makikagigagay ninyo sa mga katawan at mga kuto-kuto ninyo. Sa sumariyosin, may kuto. Opo ha mga meme, kasi di ba kapag kapukutang araw nga po yun, napakarami pong mga sakit-sakit ha mga meme ang lumalabas sa ating mga katawan, lalong-lalo sa balat natin ha mga meme. Yung mga sinasabing mga kati-kati, mga galis-galis ha mga meme, katulad yung mga bune, kurikong, mga ganyan, an-an, mga had-had ha mga meme, yung mga galis-galis. Nako, tapos isasabihin ng mga matatanda ay, hoy kayo ngayon maligo nga mga bata kayo sa ulan para matanggal nga yung mga hadhad ninyo, yung mga galis-galis ninyo sa katawan nyo, pati mga kuto ninyo para magtanggalan yan sa mga ulo nyo. Inay ko po, kasi totoo naman po yan talaga ha mga meme. Kung halimbawa daw kayo po yung napakarami pong nararamdaman sa katawan ninyo ha mga meme. Bawa kayo po yung palagi may mga ano-ano mga nararamdaman yan ng mga kasukasuan ninyo, Smar Joseph. Kayo po daw ay maligo sa ulan at yan po yung matatanggal yan ha mga meme. Kaya yung parang mahuhugasan yung mga sinasabing mga sakit-sakit na yan ha mga meme. Lalong-lalo na po yung mga sakit sa balat. Opo ha mga meme.
kasi alam nyo may pambihira pong katangian ng mga tubig ulan na yan kapag unang buhos ng ulan tuwing buwan ng Mayo. Yun nga, tinatawag nga po kasi yan na Agua de Mayo. At ako nga kanina, ako si Mariosef, ayan, no, umulan nga po kanina. Talaga yan ang inaabatan ko ha mga meme. Kasi kapag ka po ganyan na mga umuulan na po ha mga meme, eh ako po yung nag-iipon talaga ng tubig ulan kasi yan po yung ginagamit ko sa mga ibang ritual na ginagawa natin ha mga meme. At yun na nga ha mga meme, katulad nga po kanina, umulan nga po ng pagkalakas-lakas. Eh sabi ko yun na po yung unang ulan ng Mayo kasi parang ano mapecha ko yun. Parang kakalhatian na ng buwan na. So, ngayon lang umulan ng napakalakas. Sabi ko yun, yan na ba yung unang ulan ng Mayo? Parang late na ata dumating, anong pecha na? So yun. Pero ako po kanina ay talagang nag-ipon po ng tubig ulan. At eto ha mga meme, talaga po isang pichil yung nakuha ko talaga. Kasi alam niyo po ba na ang mga tubig ulan na katulad po ito, nako, napakainam po yan ha mga meme, na gamitin ha mga meme sa mga iba't iba nating mga ritual na ginagawa. Opo ha mga meme, kung kayo po kasi mga meme ay mga talagang panatiko sa paggawa ng mga ritual na pampaswerte at mga pangota natin ha mga meme na ginagamitan po ng tubig, eh mainam na mainam po ha mga meme, kayo po ay mag-ipon ng mga tubig ulan na katulad po nito. Yan ha mga meme, si Mariosef, talagang ako'y nag-ipon talaga ng isang pitcher talaga ha mga meme, serious. Oo, di ba ga? Kasi nga po, yan po'y gagamitin natin ha mga meme sa ating mga ritual na ginagawa. O, katulad ng ano, yun nga, kasi ngayon nga po for today's video mga meme, tuturuan ko yun ng isang napaka-powerful na pampaswerte na gagamitan po natin ng tubig ulan. Wow, talaga. Opo ha mga meme, ito siya ang tubig ulan. Kaya kayo po ha mga meme, kung umuulan na po dyan sa mga lugar ninyo, kayo po'y magsahod ng timba o mga planggana dyan ha mga meme. Mag-ipon po kayo ng mga tubig ulan at yan po'y pwede nyo pong gamitin ha mga meme sa mga ginagawa nating mga pampaswerte at mga pangontra sa mga bahay natin. Oo po ha mga meme, teka lagi muna at medyo mag-ipas. So yun nga po ha mga meme, ngayon nga po for today's video nga po mga meme, gagawa po tayo ng isang napakapambihirang pampaswerte ha mga meme na magagawa po natin. Opo ha mga meme, ito po yung ating mga ginagawang mga pampaswerte na the usual po yung ginagamitan po natin ng tubig. Pero imbis na tayo gumamit po ng mga tubig sa galing po sa gripo, tayo po yung gagamit ng tubig ulan. Kasi yan po ngayon sinasabi nga po na napaka-powerful ha mga meme kung kayo po yung gagamit ng mga tubig ulan. Oo po ha mga meme, at sorry na nga ha mga meme, wala na masyadong talakas pa, umpisahan na po natin ito. Ngayon nga po mga meme, gagawa tayo ng isang napaka-powerful na pampaswerte, pang-akit po ha mga meme ng lahat ng mga positibong enerhiya para man talaga tayo pasukan pa ng mga bagong kaswerte yan ha mga meme. Kung kayo po pa talaga yung nakos, Mariosef, hindi pa rin talaga tinitigilan ng lahat ng mga kamalasan sa buhay ha mga meme. Napakarami pa rin po problema ang pumapasok sa bahay ninyo. Nako, dyan po itanggalin ninyo ha mga meme. Hugasan po nyo yan ng mga tubig ulan na yan ha mga meme. At makikita nyo, lahat ng mga negatibong enerhiya dyan ay aalis yan ha mga meme sa bahay po ninyo. Opo ha mga meme, para lang po makapasok ang lahat ng mga positibong enerhiya na magpapadaloy ng mga bago at mga fresh na mga kaswertihan. Opo ha mga meme. At speaking of freshness ha mga meme, eh magpa-good vibes po muna tayo ha mga meme. Kasi medyo matagal-tagal na rin po natin hindi nagagawa ito, yung ating pagpapa-good vibes na pagpapa-fresh look. Oh. Diba? O sabayan nyo ako, magpa-fresh look po muna tayo. Ganito. O, 1, 2, 3. Fresh look, fresh look, fresh look. Tapos bend. May pagdilat ako bata talaga mga meme. Ganyan po ha mga meme. Dapat po talagang lagi tayong positibo-positibo para ang lahat ng mga kapositibuhan ay pumasok din sa buhay natin. Oo po ha mga meme. O ganyan po ha mga meme. Huwag kayong mga patugloy-tugloy dyan ha mga meme. Ganaganahan nyo naman po para kayo talagang swertihin naman. So yun na nga po ha mga meme, let's proceed. Ngayon nga po mga meme, gagawa nga po tayo ng isang napaka-powerful na ritual na pampaswerte na naman ha mga meme sa ating tahanan. At ito nga po yung gagamitan po natin ng mga tubig ulan. Yan po ha mga meme, ang una nating sangkap ha mga meme. Siya po ang ating magiging mayon na sangkap dito ha mga meme sa ating ritual na gagawin ito. At dito po mga meme, may mga kakailangan din pa rin po tayong ibang sangkap ha mga meme. Ito po kasi mga meme, tatandeman po natin ha mga meme at sasangkapan din po natin ng dalawa ha mga meme sa napaka-powerful na sangkap ha mga meme sa larangan ng pagpapaswerte. Ito po ha mga meme, ang ating mga lemon. Lemon? Opo, lemon. Naku, palemon-lemon tayo. Ito po ang citrus na lemon ha mga meme.
gagamitin po natin siya dito sa ating ritual ngayon, ang ating lemon. Mga kailangan lang po tayo ng kalahati ng ating isang lemon, ha mga meme. Yan, kalahati lang po ng lemon ang gagamitin natin dito. Tapos yung kalahati po, ha mga meme, naku, napakainam po ito, ha mga meme. Kung kayo po'y magpainom-inom po ng mga lemon, lalong-lalo na po sa umaga, kayo po'y magtimpla po, ha mga meme, magpigala po kayo ng mga lemon na ganito sa medyo maligam-gam na tubig, ha mga meme, at yan po ang unang lalaklakin nyo po sa umaga. Yan, ako, makikita nyo. Lahat po ng mga negatibong mga enerhiya na naan dyan sa loob ng katawan nyo, ha mga meme, yung mga kung ano-ano mga kagikagi dyan, yung kung ano-ano mga bulok-bulok dyan sa tiyan nyo, ha mga meme, naku, lalabas yan, ha mga meme, kapag kainugali nyo po ang pag-inom po ng mga lemon. Oh, totoo po yan, ha mga meme, ito po yung napakainan din po at napaka number one pong pampapaya. Oo, oh, diba nga, tinan nyo ako talaga. Oh, diba? Payak na payak na ako, ha mga meme, tinan nyo mong mukha ko talaga, hupyak na, ha mga meme. Diba? Susmari Yosef. At yun na nga, at meron pa po tayo isang gagamitin na sangkap dito, ha mga meme. Ito ang ating napaka-powerful, napaka-generous na sangkap, ha mga meme, sa larangan ng pagpapaswerte. E di ano ba ang ating dahon ng laurel? Oh, dahon ng laurel na naman. Opo, ha mga meme. Kasi alam nyo po ba, mga meme, na talaga ang mga dahon ng laurel ay talaga po napaka-epektibo pampaswerte niyan, ha mga meme. Kaya pwede nyo po talaga isangkap yan, ha mga meme, sa kahit ano pong mga ritual na ginagawa po natin. So, eto po yan, ha mga meme. Kayo po maghanda po lagi, ha mga meme, ng mga dahon ng laurel sa bahay po ninyo. Kasi alam nyo po ba, ha mga meme, na ito lang po, ha mga meme, mismo alone, ha mga meme, ang dahon ng laurel. Kung kayo po lagi meron ng mga dahon ng laurel sa bahay ninyo, ito lang po mismo, ha mga meme, makakainganyo na ho, mga meme, ng lahat ng mga positivity at mga kaswertihan. Opo, ha mga meme, kayo mag-ibak lamang po ng ganyan, ha mga meme, ng mga dahon ng laurel. Ibukod nyo na po yung mga buo ng mga dahon ng laurel, ha mga meme, doon naman po sa mga durog-durog, ha mga meme. Kasi yun naman po mga durog-durog, ay magagamit nyo pa rin po yan. Pwede po natin yung sigaan o pausukin, ha mga meme, para matanggal naman po yung lahat ng mga kamalasan. Opo, ha mga meme, yung mga sinasabing mga bulok, mga patay, ha mga meme, o yung mga lutang na enerhiya na naandyan sa mga ilalim ng mga bahay po ninyo, palalayasin po nito, ha mga meme, ng ating mga dahon ng laurel. Yan, ha mga meme, tayo po'y gagamit ngayon po ng isang pirasong dahon ng laurel. O, diba ga? So, yun po, ha mga meme. So, yun na nga, ha mga meme, ang ating mga sangkap. So, paano ba ang pagganap nito? Dito po, mga meme, mga kailangan din po tayo ng isang basong kristal, ha mga meme, o isang basong babasagin. Eto po, ha mga meme. Yan. Kayo po'y kumuha lang po ng isang basong ganito ng mga baso na babasagin, ha mga meme. Kasi sabi ko nga po sa inyo, ha mga meme, kapag kayo gagawa po ng mga gantong ritual ng mga pampaswerte o mga pangontra, ha mga meme, kayo po lagi ay gagamit po ng mga babasagin na mga baso, ha mga meme, o yung mga gantong mga kristal na lalagyan. Oh. So yun po, ha mga meme, ang ating mga sangkap. So paano ba ang pagganap nito? So yun na nga po, ha mga meme, ito po yung pwede po natin gawin, ha mga meme, tuwing araw ng Martes at Biyernes po, ha mga meme, umaga po, mga around 6:30 hanggang 8:30 po ng umaga. Kayo po yung kumuha lang po ng isang basong kristal na katulad po nito, babasagin po, ha mga meme, at kayo po yung maghanda po ng mga tubig ulan. Opo, ha mga meme, kayo po yung magsasalin lamang po dito ng kainaman lamang pong dami ng tubig ulan, ha mga meme. Yan, ganyan lang po, ha mga meme. Pagkatapos po, mga meme, kayo po'y harap na ganyan sa silangan, ha mga meme. Kayo po'y mag-alay po muna ng konting panalangin, ha mga meme, para ang ating ritual na ito ay talaga maging epektibo-epektibo sa atin, ha mga meme. Pagkatapos po, kayo po'y kumuha po ng kalahati ng lemon, ha mga meme, na ito, ganito po, ha mga meme, ang lemon. Pagkatapos, ito po'y ilalagay po natin dito, ha mga meme, sa ating tubig. O, dahan-dahan lang po, ha mga meme. O, ganun lang po, ha mga meme, ilalagay nyo lamang po yung kalahati ng lemon, ha mga meme, sa ating baso. Dapat po'y nakalubog siyang ganyan, ha mga meme. O, ganito po, ha mga meme, pagka nailagay na po natin yung ating lemon sa ating tubig, ha mga meme, kunin na po natin ang ating dahon ng laurel, ha mga meme, ito po yun. Ha, tayo po'y gagamit po ng isang pirasong dahon ng laurel. At bago po tayo gumamit ng ating dahon ng laurel, tayo po muna ay mag-alay dito ng konting panalangin, ha mga meme, at ang ating kahilingan. Sabihin po natin sa kanya, ha mga meme, ibulong po natin yung lahat ng ating mga hinihiling-hiling, ha mga meme. Ano ba yung mga gusto nyo? Halimbawa, kung pera, ha mga meme, ihiling nyo yan dyan. Halimbawa, kung kayo po may mga inaasam-asam, ha mga meme, na gustong makuha, yan, hiling nyo rin po yan dyan, ha mga meme, sa dahon ng laurel. Pero mas maganda po, hiling nyo na yung mga pangkalahatan na, ha mga meme, yung pangmalakasan nating mga wini-wish baga sa buhay. Utos nyo po sa dahon ng laurel ang inyong lahat ng mga minimit-himiting mga kahilingan. Sabihin nyo sa kanya na, ikaw, dahon ng laurel, pagkalubuan mo ko ng lahat ng aking mga minimit-himiti sa buhay. Yan, pagkalubuan mo ko ng siksik-liglig at umaapaw na kasaganaan.
Oh, di ba gaganon po ha mga meme? Tapos sabihin nyo na, layo din kayo sa lahat ng masamang tao, lahat ng uri ng kapahamakan, at lahat ng uri ng karamdaman. Maging masagana-masagana ang inyong buhay, at maging masaya-masaya ang inyong buong pamilya. Ganun po ha mga meme. I-claim nyo yan ha mga meme. Pagganahin po natin yung ating law of attraction. I-affirm natin yan ha mga meme dito sa ritual na ito. Pagkatapos mga meme, ito po'y ilulubog natin dito ha mga meme sa ating ritual ha mga meme, ang isang dahon ng laurel. Lubog nyo lang po siyang ganyan ha mga meme. O dibaga. So ayan po ha mga meme. So ayun na po ha mga meme. So anong gagawin natin dito? Ito po muna mga meme ay i-activate po muna natin sa sikat ng araw ha mga meme. Parawan lang po natin siya ng mga 15 to 30 minutes po ha mga meme. Katapos po ng mga 15 to 30 minutes po, ipasok na po natin ito. Huwag po natin itong hahayaan na mababasa ng ulan o malulubugan ng araw kasi maaaring mawala po ang visa nito ha mga meme. Pagkatapos po anong gagawin natin, ito po ipapasok na po natin ha mga meme. At saan naman po natin ito ilalagay? Ito naman po pwede po natin ilagay ha mga meme sa ating mga altar o mga center table po ha mga meme na nakaharap po sa ating mga pintuan. Pwede rin po natin ito ilagay ha mga meme sa ating mga silid-tulugan, dun sa at ilalim ng ating mga kama ha mga meme, sa ating mga higaan. At yan po pwede nyo pong ilagay dyan ha mga meme hanggang sa susunod na Biyernes po ha mga meme. Hayaan nyo lamang po siya dyan ha mga meme at po'y magmamanifest dyan ha mga meme. At lahat po ng mga kahilingan ninyo na hiniling dyan ha mga meme, matutupad dyan. Basta sabi ko sa inyo ha mga meme, kapag ka po kayo gagawa ng gantong mga ritual ng mga pampaswerte, dapat po i-affirm nyo po ha talaga ang mga meme, ang paniniwala po ninyo. Dapat po talaga 100% kayong naniniwala at nananampalataya dito ha mga meme, para talaga po ito'y tumalab sa inyo. Oo po ha mga meme, ganun lang po. At pagkatapos po ng 7 araw ha mga meme, tuwing araw ng Biyernes, pwede na po natin ito ulit paltan ha mga meme. At pag-release po sa mga po ito, simple-simple lamang naman po ha mga meme. Pwede na po itong tapon ha mga meme sa inyong mga lababo o sa mga CR po ninyo ha mga meme. Tanggalin nyo lang po yung mga lemon, dahon ng laurel. Tapos ang tubig naman po, pwede nyo po ibuhos yan sa mga kubeta ninyo ha mga meme o sa mga lababo. Tapos hayaan nyo na po siyang umagos doon ha mga meme. Tapos yun naman po ano, mga lemon at dahon ng laurel, pwede na po itapon yan ha mga meme. Pagkatapos, pwede na po kayong gumawa ulit ng bago. Oh, di ba ga? Oh, so ganun lang po ha mga meme. Subukan nyo po ito kung talaga kayo talagang pinupugigipan talaga ng lahat ng mga negativity sa buhay. Kayo hindi na nakaahon-ahon dyan sa hirap ha mga meme. Tapakarami pa rin talagang problema na dumadating sa inyong buhay ha mga meme. Eh nako, siguro naman po'y panahon na ha mga meme, para naman niya ikontrahin naman natin ha mga meme, para makaagdo-agdo naman tayo ha mga meme, para talaga tayo swertihin naman. Eh nako, sus Mar Joseph, anong pecha na? Mayo na po ha mga meme, tag-ulan na. Kaya kayo ha mga meme, mag-ipon na kayo ng mga tubig ulan at subukan nyo po ang ritual na ito. At makikita nyo, basta't dyan po ay talagang ginawa nyo ng tama ha mga meme, talaga kayo nananampalataya dito, dyan po talaga ay magmamanifest sa inyo. Oo po ha mga meme. So ito po ha mga meme, yan, subukan nyo po yung gawin ha mga meme, para malaman nyo po kung ano po maaaring maidulot ng pagbabago sa mga buhay ninyo. O so yun po ha mga meme, sana po may napulot na naman kayong mga bagong idea at kaalaman sa pag-attract na naman ng mga bagong kaswertihan. And with that mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel, I know you like it. And don't forget to brush your teeth. And always remember, God is good all the time. Tayo mga meme!